Muntik kumanong banggay ng Chinese Coast Guard ang isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na muntik kumanong banggay ng Chinese Coast Guard ang isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ito ng pagpapatrolya sa lugar. Sinabi umano ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa sana ng maritime patrol ang kanilang barko malapit sa Ayungin, Seoul. Ngunit nagulat sila nang bigla umanong lumapit ang isang Chinese Coast Guard vessel sa kanila. Agad umanong umiwas ang Philippine Coast Guard matapos nilang makita na dire-diretso ang takbo ng Chinese Coast Guard patungo sa kanilang lokasyon. Sinabi ng PCG na dalawang barko umano ang CCG ang magkasunod na lumapit sa kanila. Nangyari ito matapos iniulat na ang Pilipinas ay nagbabalak na isama ang Australia at Japan sa plano nito na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang Estados Unidos. Ayon sa isang senior diplomat ng bansa, ito ay isa umanong palatandaan na ang Manila ay nababahala sa mga ginagawang aktibidad ng China sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinabi ng isang opisyal na kasalukuyang kinukonsidera ng Pilipinas ang posibleng pagpayag at pagsama sa Australia at Japan sa planong joint patrol sa West Philippine Sea upang lalo umanong masikyo ng bansa ang exclusive economic zone nito sa pinagtatalo ng lugar. Sinabi ng opisyal na nais ng Australia at Japan na sumali sa gagawing pagpapatrolya upang matiyak ang pagkakaroon ng code of conduct at freedom of navigation sa lugar. Ngunit idinagdag na ito ay isa pa umanong idea na kasalukuyan nilang pinag-uusapan kung matutupad ang nasabing plano. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng isang multilateral patrol sa West Philippine Sea. Ngunit ang hakbang na ito ay inaasahang papalagan kaagad ng komunistang bansa na kung saan ay itinuturing ang lugar na bahagi ng kanilang teritoryo. Hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag ang mga foreign minister ng Australia at Japan sa media, pati na ang mga imbahada ng Estados Unidos sa China sa Manila tungkol sa planong joint patrol na ito. Ang panibagong kooperasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nag-underscore sa estratehiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan ay nakikita ito ng mga eksperto bilang isang positibong hakbang kumpara sa naging polisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Australia at Estados Unidos ay magkahiwalay na tinatalakay ang pinaplanong joint patrol kasama ang Pilipinas sa gitna ng tumataas na pangamba tungkol sa pagiging asertibo ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Samantala, sa ibang mga ulat, nagpang-abot umano ang mga barko ng US Navy at Chinese Navy sa South China Sea noong mga nakaraang araw habang nagsasagawa ng freedom of navigation ng Estados Unidos sa nasabing pinagtatalo ng karagatan. Dineploy ng US Navy ang isang Arleigh class guided missile destroyer na USS Gravely sa South China Sea
upang magsagawa ng freedom of navigation nang bigla umano itong nilapitan ng isang warship ng Chinese Navy. Sinabi sa report na sinubukan umanong paalisin ng Chinese Navy ang USS Gladly sa South China Sea. Ngunit nang tumanggi ang nasabing US warship, bigla umanong lumapit ang barko ng komunistang bansa na nag-uudyok naman sa mga Amerikano na magsagawa ng evasive maniobra. Agad na binantaan ng US Navy ang mga Chinese at sinabihan ng mga ito sa radyo na gagamit sila ng dahas kung hindi lalayo ang Chinese warship sa kanilang barko. At pagkatapos ng ilang minuto, unti-unti umanong dumistansya ang mga Chinese Navy. Iniulat naman ito matapos sinabi ng gobyerno ng Estados Unidos na nagdagdag sila ng 63 proyekto sa loob ng Siam na Etka site upang palakasin at mapabuti ang operational capabilities sa pagitan ng Manila at Washington sa gitna ng komplikadong security environment ngayon sa Indo-Pacific region. Sa isang press briefing kasunod ng koalisyon ng Philippine-United States Mutual Defense Board meeting sa Camp Aguinaldo, sinabi ni US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino na tumaas ang bilang ng mga proyekto mula sa 31 na nauna nang naaprobahan. Sinabi niya na naglaan ang Estados Unidos ng mahigit sa $100 milyong para sa pagtatayo ng mga iba't ibang pasilidad na naglalayong gawing moderno ang mga kasalukuyang kampo ng Armed Forces of the Philippines at itaas ang kanilang operational capability. Anya na titiyakin ng alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas ang pagkakaroon ng free navigation flight sa Indo-Pacific at inaasahan din umano na lalo pang lalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa dahil sa EDCA. Idinagdag niya na ang mga EDCA site ay maaaring gamitin sa pagproposisyon ng mga armas dahil sa komplikadong sitwasyon ngayon hindi lamang sa West Philippine Sea kundi pati na rin sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si Commander Aquilino maliban lamang ang tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na naglalayong pausay ng humanitarian at disaster response mechanism ng dalawang bansa.